meron akong ikikwento sa inyo. Meron pong isang bata na hindi niya alam kung anong saysay ng kanyang buhay. So sabi niya, ano kaya ang saysay ng buhay ko? Bakit ba ako dapat? Ano ba dapat kong gawin para naman magkaroon ng kabuluhan yung buhay ko? Maraming tao ang ganyan ang katanungan eh. Ngayon, itong bata ito, nag-iisip niya, sabi niya, ba't hindi ko simulan doon sa bagay na hilig ko at kung saan ako magaling? Are you following? Kasi siyempre, simulan ko doon. So sabi niya, so nakita niya, nag-practice siya. Kasi hilig niya mag-swimming, nag-practice siyang mag-swimming. Practice siya ng swimming sa umaga, practice siya ng swimming sa hapon, sa gabi, sa hapon bago siya umuwi. So, sa madaling salita, nag-aaral siya, nagpa-practice siya. And talagang napaka-determinado niya sa kanyang pagpa-practice. Hanggang isang araw, nakakita siya ng announcement na mayroong paligsahan ng paglangoy. At talagang lalo siyang naging determinado, sumali siya. At yung pagpunta niya doon, hindi niya inaasahan na ito'y paglangoy sa isang lawa or lake. No, maglalangoy sa lake. Tapos yung bawat participant, may kanya-kanyang mga daladalang mga supporters. Siya wala. Kasi sa isip niya, parang akala niya, langoy-langoyan lang eh. Hindi niya na-realize na seryoso pala to. So, siya walang supporter. Sabi niya, atras na lang ako. Hindi na lang ako sasali. Kasi ba't pa ako nandito? Pero naisip niya, sayang naman, nandito na ako. Lumakbay na rin naman ako ng malayo. Tuloy ko na to. Sabi niya, tuloy ko na to. So, sabi niya, sige na nga, sali na lang ako. At ito na. Ready, get set, pang! Ang bilis! Langoy siya ng langoy. Ito na, papas-pas. Ala, nangunguna talaga siya. Yung practice niya, it paid off. Kasi talagang paspas eh. Parang tumatakbo, no? Paspas yung kanyang paglangoy. Kanya lang, nung pag-ikot na gano'n, siyempre kalagitnaan na yon. Sabi niya, ay, ayoko na, pagod na ako. Di ba minsan pag gano'n, kalagitnaan na, para naubusan ka na ng energy, para ayaw mo na. Sabi niya, naku, di na lang, ayoko na, suko na ako. Di ko na tututuloy, give up na ako. Kanya lamang, napansin niya, habang siniisip niya yon, yung pumapangalawa, umaabot na. Naku, parang nabuhayan na naman siya ng loob. Sabi niya, hindi, laban pa rin, laban. Naku, tapos nagkaroon siya ng second win. Naku, laban. Naku, pagdating sa finish line, nanalo yung kalaban niya ng one arm's length laman. Pero isa lang, sayang. Pero alam niyo, nung nandun na siya, nagtataka yung isa, yung mga tao, siya mismo nagtataka, yung mga tao sa kanya pumunta. Tapos siya yung hinahagis. Sabi niya, bakit? Yung isang hindi nakita yung buong paligsahan, bakit siya yung hinahagis? Hindi naman siya ang nanalo. Pangalawa lang siya. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka munang matulog. Sayang. Yeah. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi, katulad siya nitong mamang ito, ayaw gumalaw. Ayan, walang kamay. Kaya pala na lumalang siya, ganyan. Kaya one arm's length lang nilamang eh. Kasi wala siyang arm. Diba? Parang nakaka-inspire naman to, nakakainis naman to. Parang kaya, diba? Parang isip mo, pero doon yung maintindihan, ang pagiging panalo, hindi naman yung first place eh. Diba? Yung minsan yung binigay mo yung talagang nararapat mong ipagkaloob. Tapos nalabas ka, ano yung resulta? Panalo ka eh. And hindi nyo napansin, lahat tayo gusto nating manalo, kaya natuwa tayo sa kanya. Di ba parang, kakainis, walang kumay, nananalo. Pero alam nyo, lahat tayo, kaya yun ang ating series na bago. Victorious Living. Kasi, nais nating lahat maging matagumpay, lalo na bagong taon. Gusto naman natin, wag masayang itong 2023. Sino man noon gusto sa ating maging talunan? Sige nga, tanong nga yung katabi mo, gusto mo bang italunan? Huwag ka matulog. Di ba? Huwag ka matulog. Kasi ganito yan, kung mayroong pangarap sa mundo, gusto nyo matupad, magising ka. Kasi maraming tao, daming pangarap. Tulog naman tulog. Wala mangyayari doon. Kaya dapat magising ka. Ganun din ang challenge ng Panginoon Diyos. God wants us to be victorious. Sa totoo lang, more than we desire to be victorious, yung Diyos natin, gusto tayong maging matagumpay. Tingnan ninyo yung sabi ng Panginoon Diyos sa John chapter 15. Ang ganda-ganda, sabi niya, hindi mo ako pinili, pero pinili kita. At sabi niya, at itinalaga kita para ikaw ay humayo, at ikaw ay magbunga. At yung bunga na yon, hindi lang basta bunga, kundi bungang
mananatili, may saysay. At sabi ganun, kaya naman, hingin mo lahat ng kailangan mo sa tatay ko, sa pangalan ko, ipagkakaloob niya ito sa'yo. Yun ang sabi niya rito eh. Napansin niyo po ba? Ano sinasabi niya? Gusto ko kayong magkaroon ng mabungang buhay. Okay po? O sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos maging mabunga ang buhay mo. Yeah, ayaw ng Diyos na parang walang saysay yung buhay mo. Diba, kanya lang, ang ganda na sinabi ng Panginoon Jesucristo, pero kailangan mong hingin sa tatay ko, ayon sa aking pangalan, ipagkakalob niya. Lahat ng kailangan mo para ikay magtagumpay, hingin mo sa tatay ko. Hindi mo yan magagawa on your own. Kailangan mong dumulog sa tatay ko, sa pangalan ko, ibig sabihin may relasyon tayo. Kasi pag ginamit mo yung pangalan ko, di naman tayo magkakilala. Di ba, useless naman. Halimbawa, uy, sabi ni Brother Bong, bigyan ka daw na ano. Ba't ka ano? Ano mo ba siya? Wala. Kilala ka ba niya? Hindi. Di ba? Misan ganun eh. Yun ang sasabi ni Jesus. Hindi mo pwedeng gamitin yung pangalan niya na wala kayong ugnayan. Kaya nga, I appointed you. Kaya nga, I chose you eh. Ibig sabihin, may ugnayan kayo. Kilala niyo isa't isa. Tama? Kaya sabi niya, bibigay ng tatay ko lahat ng kakailanganin mo. Ang sarap naman nun. Kailangan mo ng kotse para maging mabunga. Hingin mo sa tatay. Bibigay ng tatay. Kailangan mo ng ano, ng asawa para ano, mabunga. Bibigay ng Diyos yun. Kung talagang kailangan mo. Yung iba kasi hingi ng hingi, di naman nila kailangan. At hindi pa, kailangan man nila, hindi man sila mabunga. Oh, nasusundan? Kaya ito. Ngayon, bakit po kailangan nating manalangin? Kasi meron tayong kalaban. Merong humahadlang sa atin para maging mabunga. Meron tayong mga ano forces na nagpipigil sa atin para maging mabunga. Tulad nito, ang laman, ang daigdig, ang demonyo. Di ba na, pag-usapan natin last week, pero mamaya tayong babalikan. Una, sarili pa lang natin, kalaban na natin eh, para maging mabunga. Sarili pa lang natin, eh daigdig pa. Tapos may demonyo pa. Naku, paano na? Now, tingnan niyo po halimbawa yung laman. Sabi rito, kaya nga, dito maintindihan ang Christian life, hindi yan mahirap. Hindi mahirap ang Christian life. Imposible. Kasi ito'y supernatural. Ang tindi ng kalaban natin eh. Di ba? Ngayon, kaya kailangan tayong maging umaasa sa banal na Espiritu. Kasi supernatural power ang kailangan natin. Nasusundan po. Now, tuloy tayo. Ito, tingnan nyo yung laman. Halimbawa lang, sinasabi ko sa inyo, lumakad kayo sa Espiritu. At hindi nyo ipag, ano, hindi nyo hahayaan o hindi nyo papahintulutan ang mga naisin ng laman. O laman kaagad ang kalaban. Sabi niya, kasi yung laman, ang gusto niyan laban sa Espiritu. At ang Espiritu, laban sa laman. Kaya sila ay magkasalungat. Sabi niya, kaya naman, sabi niya, hindi nyo magagawa ng, ano, hindi nyo dapat na hayaang gustuhin lamang yung salaman. Kasi ano ba yung salaman? Guna sa Espiritu muna. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Sino nakakabisa? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. The fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness, and self-control. O, di ba? Kaya ako, mahilig ako sa ganyan kasi hindi ko ma-memorize, kaya kinakanta ko na lang. Pero anong yung sinasabi niya? Doon pa lang, love, joy, peace, patience. Isa umaga pa lang, minsan ayaw mo na maging joyful eh. Yung laman, asar na kagad. Ay, ang aga-aga naman, antok pa ako eh. Ba? Di ba yung alarm nga, yung ginagamit, alarm eh. Biglang, hey, alam na naman. Eh, umaga pa lang, sira na yung araw mo, alarma na kaagad. So, paano ka nagaganahan? Kaya kailangan mo ng pakikipagtagpo sa Diyos upang yung Holy Spirit ang manguna sa atin. Nang sa ganun, joyful ka. Kung sa ganun, ay, ano ka, may pag-ibig ka. Yung iba nga, wala na agad pasensya eh. Di ba? Tingnan yung katabi nyo, wala nang kapasipasensya. Hindi na inantay yung mamaya. Uuwi ka naman, doon ka na matulog. Huwag dito. Di ba? Hindi, pasensya ka na ginigising kita kasi sayang eh. Sayang kung matuloy-tuluyan ka, hindi masarap matulog dito nang hindi maayos. Mamaya masakit ang leeg mo. Eh mahal kita, ayaw kitang magkaroon ng stiff neck. Okay? So balik tayo, balik tayo. So doon pa lang, eh ano ba yung laman? Yung laman, galit, immoralidad, sama ng loob, away. Di ba? Yan ang mga prutas ng laman. Basahin nyo sa Galatians 5.
Mababasa niya verse 19 hanggang sa 21. Tapos pagdating sa 22, pakikita niya yung bunga ng Espiritu. Doon pa lang may labanan na. Sabi nga ni Paul, si Paul na mismo ito ha. Sabi niya, alam niyo ba na lahat, hindi lahat ng tumatakbo sa karera ay nakakatanggap ng gantimpala. Sabi niya, kaya tumakbo kayo para manalo. Ano sinasabi ni Paul? Sabi niya, kung sasali rin lang naman kayo sa pagtakbo, halimbawa, ay manalo na kayo. Itong buhay natin, maikli lang. Sa maikling buhay na to, huwag tayong pabayag na hindi tayo panalo. Diba? Seryosohin na natin, panalo na tayo. Ngayon, sabi niya nun, hindi lahat ng nakikasali sa laro, ay siyempre, kung gusto mo manalo, dapat magkaroon ka ng self-control sa lahat ng bagay. Sabing ganoon, at tatanggap ka, pansin nyo ha, sa panahon nila, ito, Isthmian race. Ito yung Isthmian race, ito yung isa sa pinakasikat na karera noon, sunod sa Olympics. Kasi ang Olympics, hindi yan nangyari ngayon lang. Yung Olympics, 776 BC pa lang, may Olympics na. Di ba? Ngayon, ito po, sabing ganoon, para tatanggap ng nasisirang, gantimpala, yung wreath, yung parang lalagay ng mga bulak na dahon, ganyan. Eh, sabi ng Lord, tayo lalo na sa Christians, di lalong dapat yung pagbustihin natin kasi matatanggap natin, hindi nasisira. Di ba? Pang walang hanggan. Kaya hindi natin ito binabaliwala. Now, ito pang tuloy niya. Tinan nyo ha. Kaya naman, tinan nyo, tumakbo tayo na wala, yung parang hindi yung walang dahilan. Alam sa buhay, sa maraming tao, nabubuhay, wala silang maliwanag na direksyon. Walang man ng layunin, walang direksyon sa buhay. Kawawa naman. Kaya pag tinanong may ordinaryong tao, ba't ka ba nagtatrabaho? Eh para kumita ng pera. Bakit? Para makakain. Bakit? Para lumakas. Bakit? Para makapagtrabaho. Bakit? Para kumita ng pera. Bakit? Para kumain. Bakit? Para lumakas. Bakit? Para makapagtrabaho. Kawawa! Walang layunin! Ano yan? Hanggang sa hindi na magsabay yung pera at saka yung kinakain at saka yung lakas, kaya magdadagdag na ng gamot. Tapos magdadagdag na ng mga pang-maintenance. Eh hindi na magtagpo. Patay. Type nyo yun. Gusto yung ganyang buhay? Kung ganyan ang buhay, ayoko. May dahilan ng buhay. May layunin ng buhay. Ayoko. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong tatakbo na wala man lang layunin. Huwag kang susuntok sa buwan. Kumbaga, sa salitang suntok sa buwan. Huwag yung susuntok na parang hangin lang tinatamaan mo. Tama? Natanong ko, halimbawa, ba't ka nandito? Malamig dito eh. Masarap matulog. Eh tama, matulog ka nga. Yun ang layunin mo para magtagumpay ka sa pagparito, eh matulog ka. Hindi kita iniinsulto. Kung yun ang layunin mo, just go ahead, enjoy. Pero kung ang layunin mo para makatagpo ang Diyos, abay seryosohin mo siya. Hindi, makikinig ako kahit anong mangyari kasi kailangan ko maintindihan ang sinasabi ng Diyos sa akin. Nakuha ninyo? Pakitapik mo katabi, ano layunin mo talaga? Di ba? Yung iba nga, pag pupunta sa simbahan, ang layo nila makakita ng chicks. Di ba? Kaya naka-sunglass, ganyan, forma-forma, doon na sa labas, titingin lang, eh, ang ganda niya. Ang ganda, ang ganda. Kasi yun ang layo na, chicks lang eh. So, pag-uwi nila, panalo, nakakita ng chicks. Pero sa buhay nila, walang halaga. Kasi, pansamantala lang yun eh. Di ba? Kaya tuloy tayo, kasi sabi niya, kaya naman, I discipline my body. Dinidisiplina ko yung katawan ko, yung flesh. Sabi niya, to make it my slave. Para nang sa ganun, pagkatapos kong magsalita, hindi naman ako ma-disqualify. Ibig sabihin na ma-disqualify, nawalan na ako ng saysay. Di ba? Ayoko na mangyari yun. Gusto ko, yung dinasayang ang aking pagkakataon. And alam niyo po, ang bilis ng panahon. Tinitingnan-tingnan ko nga po yung mga laraw na kasay ko. Grabe, ang bilis ng panahon. Ang tanda ko na pala. Naku, ano yung ibig sabihin? Hindi ko na malayan. Parang yung isang, kumbaga ganito, yung isang daang taon, parang isang araw lang. Di ba, nung bata ka, parang tatakbo-takbo ka lang, nandiyan pa yung kung ano-anong malalagkit na bagay. Di ba, ngayon, nagulat ka na parang iba na yung malalagkit sa mukha mo. Di ba, naglalagay ka ng pampandikit para lagi banat. Ganyan. Hindi na, parang yung mga malagkit sa pilikmata, sa kilay, para hindi malaglag.
Di ba? Nag-iba na. Kasi nawalan na eh. Nagbago na yung panahon. Ang bilis ng panahon. At bukas bakalawa, parang, eto na lang ba itong buhay ko? Tatanda at lilipas din kayo. Diba? Ayaw natin yun. Ayaw natin yun. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, sabi, eto pa, may problema pa tayo. Hindi lang laman, pati yung daigdig, sabi niya, or all that is in the world. Now, alam niyo, ito yung bagay ng mundo. Ha? Ito yung bagay ng mundo. Tingnan ninyo kung anong tulak ng mundo sa atin. Sa advertisement, sa mga palabas. Pinapakita, unang-una, the lust of the flesh. Anong ba't lang yung mga pinanonood natin? Mga pa-cartoons, mga pambata, may halikan. Ano yan? Parang doon sa mga palabas ng mga binata, parang, I love you. Agad-agad ang uso na. Ganun ba talaga ang pag-ibig? Hindi na. Sa totoo lang, pag pinanood mo, wow, bad breath yan. Hindi makatotohanan yan. Pero mo kagigising lang, tas kiss ka agad. Ano ba yan? Kapag sa totoong buhay, ang baho niyan. Hindi, pinapakita lang sa atin yan para yung laman. Oy, grabe, gusto ko yan. Hindi, niloloko nila tayo. Niloloko nila tayo. Yan ang daigdig, tinutulak tayo sa kamalian. Tapos, madidisappoint tayo pag yung totoong asawa na natin, ba't ganyan ang hininga mo? Di ba? Kasi, nadisappointed ka, siguro hindi ikaw ang nararapat sa akin. Sa iba ako, kasi yun, mabango ang hininga. Pelikula lang yun. Niloloko na tayo, tapos last of the eye pa. Bilin mo to. Pag binili mo to, gagwapo ka. Diba? Lagay mo to sa mukha mo. Kikinis ang mukha mo. Pero biglang lulukot ang noo mo dahil ubos ang pera mo. Diba? Pag-isipan mo, ha? Ano nangyari? Yan ang mundo natin. Tapos, boastful pride of life. Diba? Puro ipaglalaban natin ang kailangan natin ng karapatan. Diba? Kaya paglaban natin ito, sobra na ito, ha? Siningitan ako sa pagdadrive, hahabulin kita. Ano? Ano na patunayan mo? Mas mabilis ang sasakyan mo? Mas magaling ang driver? Di ba taxi ka? Di wala naman napatunayan dun eh. Sa totoo lang, yun ang mundo na may kinagagalawan natin, kalaban pa rin natin yan. At ang malungkot dyan, masatisfy man natin yung laman natin, masatisfy natin yung gusto sa mata natin, masatisfy natin yung kayabangan natin, lahat yan mawawala. The world is passing away and also its lust. But the one who does the will of God lives forever. Yun ang klaseng bunga ang gusto ng Diyos sa atin. Yung pang walang hanggan. Pero ang laki ng kalaban. Kasi yung mga desisyon natin, paglalabanan yan lahat eh. Gusto natin yung forever. Pero gusto natin yung babaeng walang forever. Nagtatalo ngayon. Kaya kailangan mag-pray, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko ito kaya. Sabi, hindi naman talaga natin kaya eh. O, tuloy tayo ngayon. Ito pa. For whatever, itong sarap naman, buti na lang. Mayroon, for whatever is born of God, kung tayo na sa Diyos, we overcome the world. Hallelujah! Diba? Wala naman laban dapat yan sa atin. Kung alam lang natin kung ano yung tagumpay na meron tayo. O, tuloy tayo. Sabi, ito pa, may kalaban pa. Naalala yung discussion natin last week. Sabi ganun, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Sorry. Hello, hello. Yan. Nalunok ko yung microphone. Itong schemes, sabi niya, mga paraan ng demonyo. Dami niyang paraan. Sabi niya, for our struggle, look at the words, is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. So madalit salita, hindi kaaway yung asawa mo. Yun ang i-impluensya dyan. At saka yung nag-i-impluensya sa'yo mag-isip. Hindi mo kaaway ang boss mo. Yun ang i-impluensya kanya. At saka nag-i-impluensya sa'yo. Mayroon kasing spiritual reality. Nakuha? Pero hindi ibig sabihin na lahat na lang demonyo. Ingat tayo doon kasi ang gagusto ng demonyo, huwag tayo maging responsable. Isisi natin sa lahat. Kunyari, espiritu ng antok. Demonyo talaga itong antok na to. Hindi. Ikaw yan. Ano ka ba? Kung demonyo yan, eh, ba't ka nagpasakop? Diba? Huwag ka pumayag. Minsan, sigrilyo. Ano yung mga bisyo? Ito, espiritu ng sigrilyo, espiritu ng alak.
Desisyon mo yan. Kung yan na espiritu, di alam mo, di ba't ka nagpapasakop? Diba? Kaya, ito lang, babantayin natin, espiritu ng katamaran. Hindi, ikaw yan. Diba? Kung sakali mang naniniwala ka pa ng espiritu yan, eh, ba't ka nagpapasakop? Eh, wag ka magpasakop. The point is this, merong ganyang mga realities. And praise God, through Jesus Christ, we have the victory. And praise God, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen? Kaya walang dahilan na tayo maging talunan. Walang dahilan. Kaya naman, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Yan, introduction lang yan. Kasi series ito eh, series. Series itong pag-uusapan natin, pero ngayon, pag-uusapan natin, ano ang mga susi para tayo maging matagumpay sa buhay? Ano yung mga susi? Kasi may susi yan eh. May mga dapat tayong gawin. Okay? Para mabilisan na lang, kung sakaling inaanto ka na talaga, at least alam mo na. Okay? In overview. Tandaan mo, ulitin ko, God's purpose, God's promises, and God's precepts. Bakit purpose? Dapat nating maintindihan. Huwag nating sisihin ang ating sarili na hindi tayo magtagumpay sa Panginoon Diyos. Kasi sa totoo lang, may pangarap ang Diyos para sa iyo. Hindi mo lang pangarap ha, may pangarap ang Diyos para sa iyo. May layunin ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos ng ganito na lamang na walang dahilan. Okay? Are you following? May dahilan. Ang taas natin, may dahilan. Ang mukha natin, may dahilan. Hindi ka mukhang artistahin sa mga, ibig sabihin, hindi artistahin, kundi pambida. Kasi minsan ang mga bida sa atin, kailangan gwapo eh. Kapag hindi gwapo, kontrabida. Pinakakain sa buhaya, ganyan. Di ba? Kaya ayoko mag-artista. Baka pakain ako sa buhaya. Hindi ako makasama sa bida. Ang hirap naman, di ba? Kaya ito. So may mga taong ganoon na ang isa, ba hindi ako pa, hindi, may dahilan ng Diyos sa lahat ng bagay. Relax ka lang. Pero ito, mayroon din siyang pangako. Buti na lang, hindi kita iniwan. O, itong plano ko sa'yo. Hindi, may pangako ako sa'yo. Hindi lang ako may pangarap para sa'yo, may pangako ako sa'yo. At may panuntunan kang susundin para tiyak tayo na ma-enjoy mo yung pinakapalatuntunan ko sa'yo. Di ba, sarap nun? Okay, so simulan natin. Ito ay actually sa aklat ng Josue. Aklat ng Josue. Kaya ito yung magiging series natin. Kaya huwag kayong mawawala sa mga susunod na linggo, ha? Kasi pag-uusapan natin yan. Kaya titingnan natin, ano muna yung pinakalayunin ng Diyos? Anong palatuntunan ng Diyos? Anong nais ng Diyos? Tingnan natin sa buhay ni Josue. Para maintindihan natin ang aklat ng Josue, kung mapapansin nyo, yan ang pang-anim na aklat. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At doon sa aklat na ito, makikita ninyo that God made a covenant with the Israelites doon po sa unang mga aklat. Kaya yun tinatawag lang Torah. Yan yung pinaka-law. Ngayon, yung law na yan, yan ay kailangan mapatunayan kasi may dahilan ng Diyos. God wants to give you some, parang inheritance. At ito ngayon, kumbaga kung si Moses, ang magdadala sa iyo sa lupain, si Joshua ang magdadala sa iyo sa loob ng lupain. Andiyan pa kayo? Nasusundan? So, parang ito yung covenant natin. Kasi ito ay larawan ulit ng buhay mag-asawa. Pag sinabi mong covenant, ito ay larawan ng buhay mag-asawa. God has betrothed himself to Israel and God wants them to be placed in a land where they can live together. In a sense, parang para sa exhibit. Unfortunately, yung Israel was not faithful to God. Hindi siya faithful sa kanyang husband because he worshiped other gods. Nasusundan. Because of that, hindi ang Diyos, He hates divorce. Kaya naman, hindi siya sumusuko. And up to today, His plan continues to be fulfilled. Hindi na wala. Kahit 2,500 years nang walang Israel. Pero, after 2,500 years, biglang eto na naman ang Israel in 1948. Why? Because that's part of God's promise to Israel. Bakit niya pinapakita yan? Para makita natin na lahat na nagtitiwala sa Panginoon Diyos, because He remains the same yesterday, today, and forever, ganun din ang pakikitungo niya sa iyo. Being the bride of Christ. Are you following? Okay pa ba kayo dyan? Okay, balik tayo ngayon dito. So ito na si Joshua. Ano na nangyari? Let's read. Ngayon, dumating na pagkatapos mamatay ni Moses ang lingkod ng Diyos. Ay, may namamatay pala. Isipin nyo, si Moses, napaka makapangyarihan. Pinahati ang dagat na pula. Kahit ano pang mga himala na pwedeng nagawa ni Moses, may limitasyon din siya. Mamamatay at
ang tao. Nasusundan, tingnan nyo katabi nyo. Huwag naman sana agad. Pero malungkot kong sasabihin sa iyo, mamamatay ka din. Kaya dito tawa ay hindi tayo maging magmalaki. May hangganan tayo eh. Kaya nga hindi tayo dapat ang aapi ng kapwa. Mamamatay din tayo eh. Naku po. Kaya sabi niya, tapos sabi niya, di siyempre ang hirap para kay Joshua, ang hirap para sa mga taga-Israel, paano na kami? And the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Okay, hindi siya anak ng madre ha. Ang pangalan ng tatay niya ay si Nun. Nun actually ang pronunciation niya. Sa son of Nun. Okay? Hindi, ano, Nun. Now, Moses' servant. So, tingnan niyo po. Kung ikaw si Joshua, na pinanganak ka bilang alipin. Nanganak ka, alipin ka na ng Egyptyo eh. Tapos ngayon, utusan ka pa ni Moses, may pag-asa ka pa sa kinabukasan? Ano ang tagumpay mo doon? Ganun na lang ba yun? Alipin na lang ako, hanggang dito na lang talaga ako. Alam mo sinasabi ng Diyos, napakaganda, may layunin ako sa'yo. Don't ever think na alipin ka lang. Huwag kang maging utak mahirap. Huwag kang mag-isipin mo na parang ganito na lang ako, wala na akong pag-asa. Hindi totoo yan. God has a perfect purpose for you. God has a great plan for you. He has a great dream for you. Naintindihan niyo po? Alam niyo bang naintindihan ko to dahil dinagdaanan ko to. Laki kami sa hirap. At hindi lang ako laki sa hirap. Ang tawag sa akin, bobong. Dahil sabi ng tatay ko, bobo ako. Naintindihan ninyo? Biro mo kung daladala ko yan, hindi ako makapag-recite sa eskwelahan. Bakit? Bobo ka naman, bobo ka naman. Re-recite ka pa. Hindi ako makapagsulat ng maayos. Bobo ka. Wala akong magagawa. Wala na akong pag-asa. Ganito na lang ako talaga. Pero nung nakilala ko si God, niligtas ako ng Panginoong Jesus, tinanggal ko na yung bong! Pag tumunog na yung bong! Babala. Bong! Parating na ang hari. Bong! Meron akong ipapahayag sa inyo. Nakuha ninyo? Bong! Ang lakas ang dating. Biglang nabago. Bakit? May pangarap ang Diyos. Kaya habang nag-aaral ako, sabi ng Panginoon, mula ngayon, mag-aaral ka para sa akin. Kaya nung graduate ako, bong! May karangalan. Yung bobo, may karangalan. Dahil buhay ang Diyos. Sabi mo sa tabi mo, may pangarap ang Diyos sa'yo. Meron siyang plano sa'yo. May layunin siya sa'yo. May layunin ng Diyos sa kanyang malaking palatuntunan. Nakikita mo ba yung bahagi mo? Kaya nakikita mo natin yung bahagi natin. Kasi tatandaan natin, kaya tayo kasi wala tayong, minsan hindi tayo interesadong alamin sa Diyos eh. We just keep on living on our own. Hindi tayo dumidikit sa Diyos. Dikit tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa kagustuhan niya. Kasi siya, paano mo maririnig yung gusto niya? Hindi kayo naglalakad magkasama. Diba? Alam, siguro, ay! May plano ako sa'yo! Dali! Ganun lang ba yun? Ikaw naman, ano? Eh, samantala ko magkatabi kayo. Alam mo, anak, ito gusto kong mangyari sa'yo, ha? Ito, paparatan to na. Talaga, Dad? Grabe naman. Kaya ko ba yan? Eh, tingnan mo sila. Nag-uusap. Diba? Nag-uusap sila eh. Kasi kalapit sila ng puso. No, tuloy tayo. Nasabi niya ganun, Moses, my servant, is dead. Patay na si Moses. Lord, patay na. Siguro sa'yo, Lord, patay na po si Moses. Paano na ho kami? Abig, bumangon ka. Lord, ang sarap ng higaan namin. Tsaka puan namin ngayon eh. Bumangon ka. Ano ka ba? Arise. Tawirin mo ang order. Ako? Alipin ako, Lord. So, tagasunod lang ako kay Moses. Ako? Ikaw nga! You! At kasama ng mga tao mo. These people, yung mga tao na to, kasama mo. Humayo na kayo sa lupain na bibigay ko sa inyo para sa anak ng Israel. Hindi ito tungkol sa iyo, Joshua. Ito tungkol sa palatuntunan ko. I want you to go to the land that I promised you. May lupain akong para sa iyo. Para sa inyo, mga anak ng Israel. Wow! Tuloy pa tayo. Ang sabi niya ganun, lahat ng lugar na aapakan mo, iyo. Wow! Bibigay ko yan sa iyo. Yan ang sinabi ko kay Moses. Parang sinasabi niya, hindi nagbago ang palatuntunan ko. Bagamat patay na si Moses, yung plano ko hindi nagbago. Itutuloy mo lang.
Ang sarap naman, hindi parang, hindi kay Moses ko pinangako yun, hindi yun sa'yo, no? Huwag ka nga manghingi alam dyan. Hindi, sam-sam dyan, hindi. Yung pangako kay Moses, pangako ko sa'yo. Kasi wala na, patay na si Moses eh. Ikaw na magtutuloy. Totoo ba yan? Oo, yan ang minsan akala natin parang walang plano ang Diyos sa atin. Hindi lang kasi tayo nakikinig eh. Noong sinabi ng Panginoon Diyos sa mga alagad, humayo kayo, wala na sila, ikaw na. Ikaw na ang hinirang ko, ikaw na pinili ko, patay na sila. Lord, yung henerasyon na una, wala na, ikaw na nga eh. Ikaw nga! Meron pa bang iba? Ikaw nga, sinasabi ko. Bubangon ka na. Ito, tuloy tayo. Ang sabi ganun, from the wilderness and this Lebanon, ba pinakita pa ng Panginoon Diyos yung buong plano at tuntunan? Mula sa, ayan, wilderness, yung Lebanon, hanggang sa Great River, na River Euphrates, hanggang sa lupain ng mga Hittites, hanggang sa mga lupain ng pinakadakilang dagat. Sabi ganun, hanggang sa paglubog ng araw, teritoryo mo yan. Ito ang sarap ng pangako ng Diyos. Kaya lang ang problema talaga, hindi sila naniniwala eh. Kaya hindi lang nasasakop lahat eh. Nung sabihin sa go and make disciples of all nations, marami sa atin hindi naniniwala eh. Ay, hindi siguro para sa lahat yan. Para dito lang tayo. Hindi, ayaw lang. Kaya sila rin ganun din, hindi lang nasakop lahat eh. Kasi hindi sila naniniwala, kaya bahagi lang ng pangako ng Diyos ang kalang nararanasan ngayon. And ayaw natin yan. Ayaw natin ng bahagi lang ang nararanasan natin. Gusto natin lawakan ng Diyos yung program niya, mangyari talaga. Kaya ang susi, isipin mo, may layunin ng Diyos, may layunin siya sa'yo. Di ba? Nagtuloy tayo, sabi ganun. And no one will be able to oppose you all the days of your life. Buong buhay mo, walang pwedeng sumalungat sa'yo. Just as I've been with Moses, I will be with you. I will not desert you nor abandon you. Bakit? Kasi kailangan marinig ni Joshua to dahil natatakot si Joshua. Sabi niya, be strong and courageous. Bakit niya sasabihin, maging malakas ka at magano? Siguro nanghihina na siya sa takot. Tama? Sabi niya, be strong and courageous. Bakit? Lord, ako papalit kay Moses. Eh si Moses, sabi sa Deuteronomy, pinakadakilang tao. Eh sino naman ako? Yan na naman, sinasabi ko sa'yo, huwag mong tingnan ang kahinaan mo, sabi niya kay Joshua, tingnan mo ang kalakasan ng iyong Diyos. Be strong and courageous, bakit? For you shall give these people possession of the land which I swore to your fathers to give them. Sino nga nangako? Ako, hindi ikaw. Ikaw lang ang gagamitin ko, pero ako nangako. Dahil only be strong and very courageous and be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right nor to the left so that you may achieve success wherever you go. And look at this. Then, sorry. Kaya sabi niya, wherever you go. Ang sinasabi niya dito, and I. Ako mismo nagsasabi na sa'yo, huwag ka na matakot. I will be with you. Hindi totoo. Lord, hindi mo naintindihan, mahina na ako, sakit na ng tuhod ko. Hindi ko na kaya. Ba't mo ba iniisip yung tuhod mo? Ba't hindi mo gamitin yung tuhod mo manalangin sa akin? Dahil kaya ko. Kaya ho ako tumatayo ngayon kasi masakit din ho likod ko eh. Tulad din ninyo, tumatanda rin ako. Nakaterapi rin ho ako. Pero hindi issue yung sakit na yan. Ang issue, anong pinagagawa ng Diyos sa atin? Naunawaan po, hindi natin, huwag natin tingnan yung may ano ko, may problema ako. Ano ka ba? Hindi ako makapagsalita. Ganon din si Moses dati. Hindi ako makapagsalita. Sabi ni Lord, hindi. Ako nagsasalita para sa'yo. Hindi mo napansin? Kahit tulog ka, bukas ang bibig mo. Hindi ikaw. Sorry. Dito naman tayo tulingin. Di ba? Bakit? Ako may kagagawan niyan. Para maintindihan mo, I can open mouth and I can close it. Are you following? Our God is our secret. Alam niyo sa mga pagkakataon, minsan natatakot tayo kasi parang pakiramdam natin, hindi at magagawa. Kaya ano ba layunin ng Diyos sa atin? Ano sabi ng Lord? Friends, hindi to aksidente for all those who believe in Jesus. Wherever we are, sabi niya, go therefore, make disciples of all the nations. What? Nations! What? Nations! Lahat ng bahagi ng daigdig. Lord, hindi po ako niya marunong magsalita. Huwag ka mag-concentrate dyan. Lahat muna ibubukas ko sa iyo at anong apakan mo, doon ka muna. Tama ba? Sa bahay mo, doon ka muna.
Sunod sa opisina mo, doon ka muna. Sunod sa eskwelahan, doon ka muna. Sunod sa kapitbahay mo, doon ka muna. Huwag ka manatili sa bahay ng kapitbahay, ha? Pero sabi, abutin mo sila. Abutin mo yung komunidad. Abutin mo yung bayan. And whenever the Lord brings you, and to some of us, na hindi aksidente, do ang ating isip nung una, we want to earn more. Punta tayo sa ibang bansa. Pagdating mo sa ibang bansa, sabi ng Lord, hindi yan. Yan lang ang naging daan mo. Yan ay naging means to an end. Pero dito, I want you to make disciples wherever you are. Nakakanindihan? Ano sabi niya? Itong gawin mo, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, hindi naman ako pastor para mag-baptize eh. Bakit? Pastor lang ba inutusan ko? Disciples, lahat ng tagasunod ko. Those are my followers, committed followers. Eh sabi niya, teaching them to observe all that I commanded you. Ang pangako ko, I am with you always to the very end of the age. It's not about you. It's me who will be going with you. Nagkaroon kami ng reunion. And I was praying to God, Lord, bigyan mo ko na masisiran, bigyan mo ko na mababahagian ng iyong salita. E di, nandun kami, although nagbigay lang ako ng konti doon sa prayer, kasi maikli lang yung binigay sa akin pagkakataon. Pero sabi ko, Lord, sayang, kulang. Ganyan, no? Pagbaba ko, nakausap ko yung guard. Sabi ng guard, alam nyo, ganto-ganto, nagkikwento siya. Sabi niya, ang ganto-ganto naman ng sasakyan nyo. Eh, nung time na yun, nakamotor lang ho ako. Sabi, ang ganto-ganto ng motor ninyo. Sabi niya, oh, ano mo, biyaya ng Diyos yan eh. Kasi pagka kailangan ko ng mabilis ang puntahan, kailangan kong gamitin yan. Ayan, sabi niya. Eh, sabi niya, alam mo, pagkita tayo bukas, okay lang sa'yo. Oo, sige po, babalikan kita ha. Opo, opo, balik ko kayo. Nakaabang, babalikan ko kasi, nakaabang. Nagdala akong grocery bag. Kasi parang regalo ko sa kanya. Tapos dalawa silang gwardiya, sabi niya, babalik yun kasi pastor yun, nagsasabi ng totoo yun. Di ba? Minsan, yung pastor yun, hindi magsisinungaling yun, darating yun. So nag-usap kayo, alas 6, darating ako. True enough, bumunta na ako, alas 6, bumunta ako doon, kasama kay misis ko. Sabi niya, nakaabang siya. Sabi niya, alam ko, darating kayo kasi di kayo nagsisinungaling, pastor kayo eh. Ganyan. Sabi niya, sige. Sabi niya, ay alam mo, ito, maliit na bagay ito. Ito, mas importante. So, sinare ko sa kanya yung best decision sa Tagalog, di ba? So, sinare ko sa kanya, tuwan-tuwa, nag-pray kami. Tapos sabi ko sa kanya, ito, bigay mo na sa kaibigan mo kasi wala siya eh. Sabi ko nga sa kanya, dibating siya dahil hindi kayo nagsisinungaling, darating talaga kayo eh. Pero di bale, okay lang po ba ako na lang mag-share nito sa kanya? Pero yun, kakabasa niya lang, kakatanggap niya lang, tapos gusto niya siya na mag-share. Doon mo naintindihan, natuwa-tuwa, sabi niya, alam niyo po ba, walang nagsishare ng ganito sa amin. Hindi kami pinapansin. Pero kayo lang unang ko naringgan ng ganito. Kasi nga, nakalimutan nila, yung mga Christians, meron tayong misyon. Kapag tayo'y nabuhay, hindi ayon sa misyon ng Diyos, anong tawag dyan? Konsimisyon. Hindi sa totoo lang, kaya nga tayo lagi nakukonsimi. Ano problema ko sa trabaho? Well, kasi nakalimutan mo, yung trabaho means to an end. You have a mission from God. Ang mission mo, make disciples. Kaya binibigay mo yung todo mo para makita nila ganito magtrabaho ang lingkod ng Diyos. Nakuha po, sa pag-aaral, pinagbubuti natin. Hindi naman natin kailangan maging valedictorian, pero pinagbubuti natin, tapat tayo, kasi ganito ang maglingkod para sa Diyos. Kaya marami ang natitisod sa bagay ng Panginoong Diyos kasi hindi nakikita sa ating buhay, nakalimutan natin na may mission tayo. Okay po? Kaya pag nagpupunta tayo, nag-gather tayo dito, nagkakapalakasan tayo sa isa't isa para ituloy ang layunin ng Diyos, ang palatuntunan ng Diyos. Yung isip natin, hindi ako mabuting tao, dami kong pagkakamali. Pag nag-share ako, sabi na, ganyan ka naman dati, ganito ka, no, kilala ka namin, manloloko ka noon, dami pang utang din na bayaran. Di ba, yun ang sasabihin ng demonyo sa iyo eh. Tapos sasabihin pa siya, nagbago na ako. Kahapon yun, may utang ako, ngayon di na, di ba? Hindi na ako makapagbayad sa ngayon, pero hindi na. Magbabayad talaga ako. Nagbago na ako, pero ayaw na, binabalik-balikan pa. Hindi ba ikaw yung babaero dati? Ikaw yun eh. Kita ko, girlfriend mo ang kapitbahay namin. Parang hindi ka na makapagsagta. Pero hindi, noon yun. Tsaka, hindi naman tungkol sa akin ang kinikwento ko eh. Tungkol kay Jesus na namatay para sa akin. Namatay para sa'yo. Hindi ito tungkol sa akin. Ito'y tungkol kay Jesus. Hindi ka para maging alagad ko, kundi para maging alagad ni Jesus.
Kung hindi man ako totoo, at least maniwala kay Jesus, siya yung totoo. Kung hindi man ako naging totoo, patawarin mo na ako, pero si Jesus yung totoo, at least sumunod ka sa Kanya. Kung sakali naman, ikaw napunta ng langit, ako impyerno. Yun lang yun. Pero gusto ko pa rin sabihin sa iyo, mahal ka ni Jesus. Minahal niya rin ako kung sino ako. Nakukuha po. Kahit din sa nagdududa tayo, nagamitin tayo sa Diyos. Nakisa, nakikita natin kahit tayo nagdududa, nakita natin parang, hindi naman ako kapareho niya eh. Eh, masagaling siya, ang galing niya. Ako, hindi ako ganun kagaling eh. Wag, sabi ng Bible, wag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Iba siya eh, iba yung kaloob niya. Just be yourself. Yung reality ng iyong relationship kay Jesus, yun ang doon ka sumentro. Huwag doon sa iba. Huwag doon sa galing ng iba. Yung iba naman, isip nila, hindi, ang dami ko ng pagkakamali ng nakaraan. Kaya nga sabi ni Polo, kalimutan mo na ang nakaraan, but looking forward to what lies ahead. Amen po? Hindi mo napansin ang ating pagkatao, laging paharap. We are called to move forward, hindi pa atras. Tingnan paan natin, nakaharap. Napansin nyo? Hindi nakatalikod, ang hirap ata. Paharap, para makalakad tayo paharap. Ang kamay natin, para umabot paharap. Hindi, para sakit. Dito na lang, di ba? Parang paligod, tama po? Mata natin, paharap. Hindi patalikod. Di ba? Yung tenga, napansin nyo? Paharap. Kasi kung talikod dyan, alam mo yung mga tao niya, nakapalapan niya, yung naman niya, para, ano, di atras ka na atras, ano sabi mo? Wala, par, dito, para hindi mo na siya pakinggan. Kaya nga hindi nasa likod dyan eh. Kasi chismosa yan eh. Dito ka lang sa harapan. Huwag ka tumingin sa chismosa na yan. Di ba? Tapos, ito ka pa. Narang, ano lang nasa likod? Napansin nyo? Ano nasa likod? Ito. Ano lumalabas dyan? Usok. Dumi. Ay, dapat lang. Iwan mo na yan. Huwag mo nang balikan. Tapos na yan eh. Dumi na nga yan eh. Iba, binabalikan pa eh. Huwag na. Yun ang disenyo ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong manatili sa nakaraang pagkakamali. Huwag tayong matakot sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin because we have a mission. Nakuha. Kasi pag maliwanag yung mission mo, maliwanag yung palatuntunan ng Diyos sa atin, hindi dapat tayong matakot. Bakit? Kunyari, ikaw ay sa military, mayroong mission, kailangan nun na ng support. Support. Yung boss mo, magpapadala ng support. Tama ba? Ngayon, kailangan naman yung pagkain. Wala na kayong pagkain. Yung boss mo, magpapadala ng pagkain. Eh kung ginagawa yun sa lupa, minsan nagkukulang sila, eh yung Diyos natin hindi magkukulang. Kasi yung Diyos natin, hindi kanya iniiwan. Amen? Yun ang sabi niya eh. Kaya ito, alam niyo nakakatuwa. Nung Friday, nasa Davao ako, nagsalita po ako doon, at na-meet ko pong mama to, itong batang to, na-meet ko. Nagpa-picture, sabi niya, picture tayo, pastor, ganyan. Tapos, alam niyo po ba, itong batang to, nakakatuwa. Lahat may dahilan siyang matakot, may dahilan siyang isipin na wala siyang saysay, may dahilan siyang isipin na wala na siyang kinabukasan. Bakit? Pinanganak siya, walang isang kamay, kulang isang kamay, at wala pa sa kabila. Pero alam niyo, may palatuntunan ng Diyos sa kanya. Kaya kahit anong dilim, kahit anong pinagdadaanan, ito maiinis ka. Hindi lang siya nagki-keyboard, hindi lang siya kumakanta, nagigitara pa. Tingnan nyo, maiklian lang. Ayan o. Isipin nyo, mama, to, amazed na amazed ako. Sobrang, sabi ko sa Lord, Lord, kami kompleto eh. Tapos ubod kami ng reklamo. Alam nyo, nung kinanta niya, hindi ka nagkulang, yun yung panahon na matay yung kanyang asawa. Kasi kinakanta niya ang Diyos, di ka nagkulang. Sobrang, alam mo yun, parang, ano pa ang dahilan natin para matakot? Ano pa yung dahilan natin na hindi magamit ng Diyos? Tayo na lang yun. Tayo na nagkikreate ng mga mental blocks. At tayo na nagkikreate ng mga barriers para gawin ang pinagagawa ng Diyos. Because we're too selfish and we allow the world to overcome us. Wag! Because we are more than conquerors in Christ Jesus. Kaya hindi na, wala tayong dahilang sumuko. Now, ang pangalawang susi, yung pangako ng Diyos. Itong amazing, yung pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iniwan. Pinili ka niya, pinangakuan ka pa. Nung pinili tayo ng Diyos, pinangakuan pa tayo. Ito, pangako ko sa'yo, sabi niya, balikan lang natin.
I mean, no one will be able to oppose you. Can you imagine that? Sinasabi ng Panginoon, I will support you. Walang makakapos magiging salungat sa iyo. Ako mismo susuporta sa iyo. And sabi niya, at hindi lang sa isang araw, all the days of your life. Nagkakaintindihan? Dahil yan ang layunin ko sa iyo, sasamahan kita at walang sino mang makakasalungat sa iyo. Just as I have been with Moses, I will be with you. Look at the words, I will not desert you, nor abandon you. Yan din ang pangako ng Diyos sa atin sa Hebreo. Naalala nyo? I will never leave you, nor forsake you. Kasi hindi niya yung binigay yan kay Joshua, binigay niya sa lahat ng mga tinawag niya at lumalakad ayon sa kanyang palatuntunan. Kaya huwag natin isuko yun. At ito pang napaganda, sabi niya, be strong and courageous, for you shall give these people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Pangako ko yun sa tatay, hindi nagbago yan. Kanino ba yung pangako na yan? Doon pa sa panahon ni Abraham. Pinangako na ng Diyos yan. Sa salinlahi niya, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Judah. At ito na ngayon ang bayan ng Israel. Pinangako ng Diyos yan. Hindi nagbago, kaya sabi niya, ipinangako ko yan, ibibigay ko yan sa iyo. Kaya yun ang pangako ng Lord. Only be strong and very courageous. At maging maingat ka that you will do everything according to the law of Moses, my servant. You know what I say? May mga pangako ako. Hawakan mo yan. Pangako ko yan eh. At sa totoo lang, ang dali nating makalimot sa pangako. Kaya tuloy, minsan nanghihina tayo. Kasi akala natin ang relationship natin sa Diyos nakabatay sa pangako natin sa Diyos. Para sinasabi natin, Lord, pangako ko, gagawin ko na talaga to, tulungan mo ako. Hindi ganon. Ano yung pangako ng Diyos? Yun ang panghawakan natin. Hindi, yung pangako natin, nabibigo tayo eh. Pero yung pangako ng Diyos, hindi nabibigo. Amen po? Pakikalabit mo yung katabi mo, hindi nabibigo ang pangako ng Diyos. Sabihin mo, wag kayo ma... Sabihin mo, hindi nabibigo. Pati sa taas, hindi nabibigo ang pangako ng Diyos. Kaya yan ang papapanghawakan natin. Kasi tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Di naman sabi ni Joshua sa panahuling ng kabanata, now, tingnan ninyo, ngayon, tingnan ninyo, ngayong araw na to, ito ang sabi niya, I'm going the way of all the earth, and you know in all your hearts, and in all your soul, that not one word of all the good words which the Lord your God spoke concerning you has failed. All have been fulfilled for you, not one of them has failed. Amazing. Nising isang pangako, walang nabigo. Alam niyo, nung matapos ang taon, isa sa mga kultura namin, pag December 31 at around 10:30 hanggang mga alauna, nagpe-pray kami mag-anak. Nung una, sinasabi ko sa Panginoon Diyos, mga 9, ako sabi ko, Lord, naawa naman sa mga anak ko, parang dinipribe ko ata sila sa fireworks. Pero sabi ni Lord, hindi, mas mahalaga yung work ko that will bring you on fire. Diba? So, na-encourage ako. So, we went on with our tradition. Ito, nagsisharing ngayon sila ng Thanksgiving nila sa Diyos. Ang pinaka-highlight, yung isa sa mga anak ko, yung bunso namin, siya ay lumapit sa akin noong isang araw. One of the days before na lumapit siya sa akin. Sabi niya, pa, kasi graduate na siya. Graduate siya ng psychology sa UP and sa awa ng Diyos. She graduated cum laude. So sabi niya, pa, palagay ko nais ng Diyos akong maging doktor. Sabi niya, kung yan ay talagang layunin ng Diyos para sa iyo, para lalo ka magamit ng Panginoon para sa kanyang layunin, bakit hindi? And the Lord will provide for you. Bilang pastor, hindi ko kaya ikaw paaralin ng doktor. Kung doktor, pwede. Pero doktor, di ba, medyo mahirap, anak. Pero no, natulungan tayo, pero nung ikay 4 years na course, pero this time, hindi na tayo matutulungan ng iba. Talagang si Lord lang ating pagtitiwalaan. Are you following? So ito na. Sabi niya, di bale, kung will ni God, bill ni God. Ulitin ko ha, kung will ni God, bill ni God. Hindi natin utang yan, utang ni God yan. So, noon, inisip ko sa UP siya papasok. Ang problema, yung requirement, dahil sa UP naman siya graduate, ang requirement, yung kanyang end math. Ang problema, nung time ng schedule niya na exam, sinama ko mag-mission sa Japan. So, hindi siya nakapag-exam. Muntik niya na ako sisihin na hindi siya nakapag-exam. Pero nabigyan siya sa ibang eskwelahan. Hindi ko na sasabihin kung anong eskwelahan niya, baka abangan niyo pa. So, napunta siya sa ibang eskwelahan. Initially, nabigyan siya ng scholarship.
Pero meron po mag-asawa na may anak sila na ano, pero itong mag-asawa na lumapit, sabi niya, nangangarap kami na makapag-aaral ng isang doktor. Okay lang ba? Kami na lang sa anak mo. Siyempre, relax lang, di pa tapos. Ako naman, siyempre, parang, hindi, anak ko ito, hindi ko ito journey ng anak ko ito. Siya kausapin ninyo. So nag-usap sila, kasi para no strings attached, ayoko namang i-commit yung anak ko, yung pala may, ano yun, may kapalit yun, hindi niya kayang bayaran. Nakuha ninyo? Eh, so journey yun, silang dalawa nag-usap. So to make the long story short, pin-robide, sila na ang nag-scholar sa kanya. Ngayon, ang sunod na problema ngayon, yung dorm. Magsabi pa, nahirapan po ako, kaya di ba ako mag-dorm. Nako, sige, pag-pray natin sa Diyos, na i-provide ng Diyos yung pan-dorm mo. Eh, hindi naman saka ano-ano, mayroon pong nagsabi, nagpe-pray sila, biglang kinausap ako, sabi niya, pwede kami sumagot ng dorm ng anak mo? Ano maayos sa dorm ng anak ko? Di ba? Pero yun ang sinabi nila eh, sabi daw ng Diyos eh. Di ibig sabihin, Diyos sila nag-usap sa kanila, Diyos ang nakipag-usap sa kanila. Kasi, anak, kumbaga, hindi ko masasabi pa ang kailangan ng anak ko eh. So, to make the law, so, sinagot yung isang taong dorm. Tapos wala, sabi ko, Lord, wala ng pangalulang mo taon, paano kaya yun? Hindi ko maalam na may pandemic. Diba? Dahil sa pandemic na yan, ano sila? Online education. Sa bahay siya ngayon. Walang dorm. Na, ngayon na nag-face to face, ito na nakakatawa din, balik na siya sa dorm. Sabi, o saan na naman mambayad dito sa dorm? Di ba? Wala naman nagsasabing sila sasagot sa dorm. Meron naman lumapit na alin. Nung una pang sinalubong ako, sabi, kakausapin ko sana kayo. Sabi ko, magpipreach na po ako. Kung pwede, misis lang kausapin nyo. Kung magpapakansin kayo, mahihintay nyo ako, di pagkatapos ko magpreach. Okay? Tapos, pagkatapos na yun, silang dalawa nag-usap misis ko, ano daw, ano bang, paano may tutulong natin sa alin na yun? Sabi niya, hindi, kinausap daw ng Diyos. Nagbigay ng pera para sa anak mo. Pan-dorm. Kasi isang taon. Ano sinasabi ko? Pag nangako ang Diyos, itaga mo sa bato, gagawin niya. Kaya nga, even Jesus Christ said this, upon this rock, I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Diba? Parang kumbaga sa Tagalog, itinaga sa bato. Diba? Walang makapagpipigil sa aking iglesia. Walang makapagpipigil sa numang layunin ng Diyos to pa rin. At ikaw na lang kung ayaw mo o ayaw mo, kahit mamatay ka, tuloy pa rin yung palatuntunan ng Diyos. Kung ayaw mo, wag mo, gagamit ang Diyos ng iba. Ngayon tanong lang, sasama ka ba kay Jesus? Pangahawakan mo ba yung pangako niya? Naintindihan? Alam niyo ba si Joshua ay sagisag ng paghawak sa pangako ng Diyos? Noong una nagpadala si Moses ng 12 mga espiya. Naalala niyo? Patingnan, bumalik yung sampo na kung dala-dala lang, lalaking bunga. Isipin nyo, dalawang tao nagbubuhat ng isang bugkos ng bunga ng ubas. Saan ka nakakita ng ganun dalawang tao magbubuhat? Yung ubas, dala-dala lang natin per kilo, tama ba? Ito sa lalaki, kakaiba yung sukat na yun, dalawang tao nagbubuhat. Ba? Anong ubas yan? Ubas! Di ba? Pero, sa kabila noon, ang nakita nila yung mga higante. Hindi, para lang tayong mga tipaklong. Yun ang nakita nila. Saan ang problema nito? Ano masabi nung Joshua at saka ni Caleb? Hindi! Binigay sila sa atin ng Diyos! Panalo tayo dito! Ay, hindi! Ayaw namin! Hindi sila umawak sa pangako ng Diyos. Hindi sila umawak sa halip nagrebelde sila. Gusto pa lang batuhin si Moses, pati si Joshua at si Caleb. Ngayon, bakit tinala ng Panginoon? Gusto niyo mabasa? Numbers 13 at saka Numbers 14. Now, hindi ko nababasahin kasi wala tayong sapat na oras. Pero, bakit sinulat ng Diyos yun? Ito ang sabi ng Bible. And to whom did he swear that they would not enter his rest? But to those who were disobedient. Kasi, ang tanda ng hindi naniniwala sa pangako ng Diyos, sumusuway sa Diyos. Sigurado yan. Kunyari, Lord, bibigyan asawa, Lord, gusto mo asawa, bigyan mo asawa. Lord, bakit may nanligaw? Walang pagmamahal sa kay Kristo. Walang pagmamahal sa Diyos. Okay na rin. Siya lang nanligaw sa akin eh. Ang cute-cute. Mabait. Pero walang pagmamahal kay Kristo, kay Jesus. Sabi ng Lord, do not equally yoke with unbelievers. Tinuloy pa rin. Hindi, tapos pag mo ng problema, yung asawa ko, gabi, nagulpi ako.
Walang pagmamahal kay Kristo, anong gagawin mo? Tapos sisihin mo kay God, sisihin mo si God. Sundin mo, hindi lang ba, ay Christian ako, hindi. Nagmamahal ba kay Jesus yan? Malalaman nyo, naglilingkod ba kay Jesus yan? Naglilingkod ba yun sa ibang tao? Malalaman nyo, hindi yung, I believe, nagsasabi, Christian ako, nag-attend na ako, nasisave, hindi. Nag-i-attend ba yan? Naglilingkod ba yan sa kapwa niya? Nasa D group ba yan? Willing ba yan maging exposed? Ano na, maging vulnerable sa ibang tao? Dahil wala siyang patutunayan sa sarili, kundi gusto niya lang sundin ang gusto ni Jesus. Dahil pangako ni Lord yun eh. Nakuha? Kaya nga, may naligaw sa anak ko, may D group ka na ba? May nagdi-D-group ka na ba? May D-group ka ba? Kasi gusto ko malaman, mahal mo ba talaga si Jesus? Kasi kung hindi mo mahal si Jesus, hindi ko pagkakatiwala ang aking anak sa'yo. Kasi maaaring Christian ka sa pangalan, pero sa lakarin, disobedient ka sa Lord. Kasi hindi ka naniniwala sa pangako ng Diyos. Are you following? Kasi mahirap sumunod kung hindi ka nagtitiwala. Pero ang totoo nagtitiwala, sumusunod. Kaya maraming sasabi, naniniwala kami sa Diyos, pero hindi sila sumusunod. Hindi naniniwala yun. Nagkukunwari lang yun. Sinasabi niya na ng kanyang nguso, pero wala sa kanyang puso. Naunawaan po natin. Kaya pinakita ng Diyos sa atin yun. Kaya ito tatandaan natin, kung naniniwala tayo sa Panginoon, susunod tayo, dahil ang pangako niya, totoo. At minsan, hindi maaaring maayos lahat. Pero huwag mo tingnan yung sitwasyon. Tingnan mo yung pangako. Nakuha? Ito, pinagdaanan ko. Sabi ng Diyos, lalawakan ko tolda mo. Pero tinanggal ako sa pagpapastor. Paano lalawak yun? Nawala na ako sa pagpapastor. Sabi ni Lord, ako nang bahala dyan. Dalawang taon, wala akong church na talagang mapapasasabing dito ako. Pero napunta ako sa CCF. Hindi ako nag-apply. Nag-attend ako ng D-group dahil yun ang part ng pagiging body ni Christ. Nag-attend ako ng Biblical Foundation. Tapos sabi niya, pwede ka ba mag-preach? Ay, pero pagpaalam niyo ako sa dati kong church. Masamang tao ako eh. So pinagpaalam nila ako. Masama nga tao ko. Tapos, tuloy-tuloy lang. Serving the Lord. Kasi ang sa akin lang, mahal ko si Jesus. I want to serve the Lord. Ngayon, napag-preach ako. Aba, nagulat ako. Nakita ako sa YouTube. Pati ako natakot. Pinatay ko yung TV. Ang pagit! Hindi pang TV yan. Pero paano lalawakan ng Diyos ang tolda mo? Hindi yan ayon sa mukha mo. Ayon yan sa wangis ng Diyos. Pangako niya, gagawin niya. Ngayon nagulat ako, nandun kami sa, itong layo-layo na, nandun kami sa Toronto ng asawa ko. Tumitingin kami ganyan, sabi ko, anong kakainin natin? Ang mamahal. Wala tayong mabibili. Sabi ko, upo na lang tayo. Bigla sa pag-upo namin, may lumapit, Pilipino. Sabi ganun, kayo po ba si Pastor Bo? Sabi ko, opo. Naku, napapanood ko kung kayo. Dito lang kayo, ha? Huwag kayong aalis. Umalis. Bumalik. Dala-dala mga pagkain. Kaya pala hindi kami makapili ng bibilin. Si Lord pala bibili para sa amin. Diba? Kasi pagpangako ng Diyos, hawakan mo. Mahirap nga lang. Minsan wala kang nakikita. Hindi mahalaga yung nakikita mo. Ang mahalaga yung nakikita ng Diyos. Hello? Andiyan pa kayo? Hindi mahalaga anong nangyayari. Ang mahalaga, alam ng Diyos anong pinapahintulot niyang mangyari. Magtiwala ka sa sinasabi niya. Because when God promises, He will surely fulfill it. Amen? Now, ito na. Finally, God's precept. Ano yung God's precept? Ito napaka-importante ito. May panuntunan ng Diyos. Huwag mong gawin yan sa sarili mong paraan. Parang ganito, pag sinabi mo, well done, good and faithful servant. Halimbawa, si Renato, magaling na pintor. Pinapinta natin yung part na yan, yung divider ng balcony. Ang galing, pinintahan niya ng dilaw. Walang kabahid-bahid ng brass. Parang in-spray yan. And everybody say, Renato, ang galing mo! Sobrang husay mo magpinta! Dumating ngayon yung administration at sabing ganun, ang nangyari? Bakit mo pinuntahan ng dilaw? Ang sabi ko sa iyo ay puti. Napansin niyo? Minsan, ang galing-galing natin, gusto natin, baling tayo magpinta, yun. Pero, hindi pala yun yung pinagagawa ng Diyos. Inubos natin lahat ng energy natin, hindi pala yung pinagagawa ng Diyos. Paano masasabing well done? Ano sasabihin niya? Cook him well done. Hindi ko kayo tinatakot. Kasi sabi ko lang, kapag well done, ayon sa pinagagawa ng Diyos,
ayon sa palatuntunan ng Diyos. Are you following? Kaya may panuntunan ng Diyos. Kaya sabi ng, ano may word na precept? Pag sinabing precept, ginagamit sa Bible yan, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart, the commandment of the Lord is pure. So in other words, yan ay synonym ng commandments, synonym ng law, synonym, kung ano yung pinasasabi ng Diyos. Are you following? So, sabi niya, kaya sabi niya kay Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth. Ibig sabihin, lagi mo siyang inaalala. I treasure your word in my heart that I will not sin against you. Tine-treasure ko yan. Inaalala ko yan kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tama? Kaya sabi niya, huwag itong mahihiwalay sa labi mo. But you shall meditate on it day and night. Hindi mo lang basta binabasa, mine-meditate mo. Iniisip mo, paano ba ito sa totoong buhay? Paano ba ito ina-apply? Paano ba ito magiging makatotohanan sa akin? Tama? Paano ko ba i-apply ito sa kalalagayan ko? Paano ko ma-apply ito sa trabaho ko, sa pamilya ko? Mine-meditate mo araw at gabi. Kaya hindi ka nagbabasa para ma-inspire ka lamang. Nagbabasa ka para makuha mo yung instruction ng Diyos. Now, tuloy tayo. Tingnan mo. So that you may be careful to do. Gawin mo. To do according to all that is written in it. That, anong pangako ng Diyos? Then you will make your way prosperous. Then you will achieve success. Wow! Yan yung victorious na living. You are living according to what God wants you to be. Kaya nakakatawa yung kwento nga ni Pastor Peter. Meron silang parang equipment sa kanilang swimming pool na parang nawala yung manual. Hindi lang ay alam paano gawin. Kaya nagkagulo-gulo sila. Kaya kahit anong bagay na maganda, pag wala yung manual, hindi mo alam gamitin, sayang. Di ba? Nyari, yung telepono, ganda-ganda, pero kung walang manual, hindi mo alam gamitin. Abay, ano to? Pangkutkut pa dito ng ano? Di ba? Yung iba nga, dinadala sa loob ng CR. Ano yan? Panghilod ba yan? Hindi. Cellphone yan. Hindi pwedeng panghilod yan dahil touchscreen. Kaya kung walang manual, hindi mo mahagagamit ayon sa kanyang design. Sayang! Kaya yun sinasabi ng Diyos. Kaya naman, lahat ng gagawin mo, abay, magtatagumpay ayon sa palatuntunan ko. Kasi sumusunod ka sa manual eh. Tapos, hindi ka lang magiging masagana, kundi ikay magtatagumpay pa. Ang sarap, no? What a promise! Now, ano sabi ni Lord? Di ba sinabi ko sa'yo, ikay maging malakas, huwag kang matakot, dahil, sabi niya, do not be terrified or dismayed. Huwag kang matatakot sa kanila. Dahil ang Diyos, ang iyong Panginoon, ang iyong Diyos ay kasama mo, saan ka man matumungo. Kasi kung sumusunod ka sa palatuntunan ng Diyos, katulad sabi ng Bible, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. Anong kasunod? And lo, I am with you always to the very end of the age. Kasama mo ko. Nakuha natin. Hindi kita pababayaan. Kaya kapatid, itong pag-isipan natin ng mabuti. Pinigyan tayo ng Diyos ng Bible. Yan ang ating panuntunan. Aralin natin. Alamin natin, andyan yung pangako niya. Andyan yung dapat natin gawin. Katulad sa atin, reklamo tayo, reklamo tungkol sa bansa. Ano sabi ng Lord? Pray for your country. Di ba? Pray for your country. Sabi niya, worry ng worry. Ano sabi ng Bible? Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Nandun yung salita niya eh. Kung alam mo yun, hindi mo na kailangan mag-worry. Okay ba yan? Tama po? Iba sa inyo nag-worry na, ay anong oras na? Mag-pray ka kasi. Matapos na ako. Huwag ka mag-worry sa oras. Mag-worry ka sa anong pinasasabi ng Diyos sa iyo. Kaya sabi mo sa Lord, Lord, mag-pray ka. Kaya ngayon, tinawag tayo ng Lord, mag-pray and fasting. Bakit? Sabi niya eh, I want you to pray and fast. I want you to. Kaya ito, may panawagan tayo as a church to pray and fast. Mag-pray and fast tayo. Mula bukas, gabi-gabi, mag-pray tayo. Sama-sama tayo dito. May service. So, bukas, pagpe-pray yung mga may sakit kasi Pastor Peter magsasalita. Sunod, mga marami pa. At sa Biyernes, ako naman. Pag-uusap tayo tungkol sa panalangin pa sa bayan. Kaya, pag-pray natin, sama-sama tayo. Okay ba yan? Isip yun, tagal natin nakulong. Ngayon, sama-sama tayo, face to face. Eh, baka magkasakit tayo. Ano ba? Unang araw nga, healing ni. Takot ka pa dyan. Tandaan ninyo, we have a contagious goodness to share.
Don't focus on the contagious sickness. Naintindihan? Ngayon, kung natatakot ka, di magmask ka. Wala namang problema doon eh. Magmask ka para hindi ka mahawa. Hindi naman sabi naman Bible, be wise as serpent and meek as dove. Pero huwag kang magtago. Kasi pag nagtago ka, takot ka. Walang mangyayari. Nagkakatindihan? So I pray that we will not forget the precepts of God. Kaya all scriptures is inspired by God, profitable for teaching, reproof, for correction, for training in righteousness. Wow! Gusto niyo malaman kung ano pinag-aagawa ng Diyos? Meditate on the word. Kaya, basahin natin ang buo. Huwag tayo babasa ng piraso lang. Alam niyo, nakakainis sa Bible ngayon, nilagyan natin kasi ng chapter, nilagyan natin ng verses, katuloy na ginagamit natin kung saan-saan. Kasi dapat yan, tuloy-tuloy yan. Wala naman takang chapter yan, wala naman verse yan. Kasi ang basa niyan tuloy-tuloy. Kaya iba, parang pag gusto mo magsinungaling, kukuha ka lang ng portion, hindi mo babasahin buo. Tapos sabi niya, oh, sabi ng Lord. Ngayon, nabasa mo, there is no God. Allah, Timo, sabi niya, walang Diyos. Bible nagsabi. Ano ka ba? Pag binasa mo ng tuloy, there is no God. The fools, they say in their heart, there is no God. Oh, yun, tinan mo. Kung nabasa mo ng buo, mali pala yung konteksto. Nakuha. Kasi babasahin natin ng buo, maraming ganyan. Pag gusto mo manloko ng mga tao, pakita ka lang ng video, putol. Hindi mo papakilaman yung buo na kwento. Kasi ganun magsinungaling ang tao. Kung gusto mo malaman, buuin mo. Buuin mo. Tingnan mo talaga kung yun ang sinabi. Okay ba yan? Kaya ngayon, ayoko magtapos ng walang patibayan. Okay? Kasi yung salita ng Diyos, may katibayan eh. Kaya ngayon, meron tayong patotoong maririnig. Tao na simula, akala niya yung paraan niya mas magaling. Nakalimutan niya may panuntunan ng Diyos. At dahil dito, lalong nagamit siya ng Diyos para sa palatuntunan ng Diyos, hindi na sa sarili niyang palatuntunan. Okay po? Pakinggan natin ang kwento ng ating kapatid. I accepted Jesus as my Lord and Savior on August 2005 while I was in prison for my involvement in the Oakwood Mutiny of 2003. However, in 2008, I started distancing myself from the community of Christians inside the military detention. I felt torn between becoming a Christian and my family being members of a powerful religious sect. But more than that, it was because I wanted to stay in control of my life. To cover up the hole in my soul, I pursued positions, titles, and higher salary. Though my life seemed to be going well on the outside, but the reality was my life was out of control. I would flare up, shout my way out, punch my way out, and even shoot my way out when things do not go my way. I was hot-tempered and would physically hurt my wife and children. I was involved in sexual immorality with other women. The more I veered away God and pursued the sinful ways of the world, the more my mind and my heart became callous. I was boastful, self-centered, and righteous in my own eyes. In 2017, a controversy happened at the Bureau of Customs where I was a director. False accusations were thrown against me. I said to God, Lord, I am a sinner, but I have no knowledge and have nothing to do with the accusations against me. I was broken, but at the same time, too proud to go back to God. But God is good. He sent people to pray for me during one of my distress calls. I cried out to the Lord with all my heart. I confessed and repented from all my sins. In my moment of brokenness, God embraced me as His child. The promise in Ezekiel 36:26 became very real to me. It says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. A brother from CCF, who was also from the Bureau of Customs, helped reconnect me to Jesus Christ and be part of a spiritual family who mentored me. The Lord God Almighty impressed upon me to provide spiritual leadership and direction to my family. I managed to walk to talk to my wife, Raquel, and confess all my sins to her. And I thank God for my wife because she answered, Yes, Pa, we have been waiting for you to provide spiritual direction. There was no argument, there was no quarrel, and I thank the Holy Spirit for working the heart of my wife
and my children, Mira, Mika, and Migi. My wife also received Jesus Christ as her Lord and Savior. I resigned from my directorship of the Bureau of Customs and was reappointed to Civil Aviation Authority of the Philippines as Assistant Director General, but God prompted me to go back to my province in Negros Occidental, February 2018. In my mind, how can I provide and support my family now? But I obeyed the leading of the Holy Spirit to go home to Bacolod and provide spiritual leadership for my family. Little did I know that God has plans for my family and me. I was connected to the D groups of Bacolod, and later on, through 2019 and through the pandemic, the Lord used mentors from CCF Cebu to challenge me and my wife to oversee CCF Bacolod Outreach. Through the pandemic, the Lord caused the growth of CCF Bacolod Outreach until CCF Bacolod was planted as a satellite last April 22. Currently, there are 58 D group leaders and 216 members in CCF Bacolod. And since the launching last April, we have an average of 500 attendees in the worship services. Praise God. Our three children, by God's grace, are serving as D group leaders in CCF Bacolod and with Elevate and Big. I thank God for my wife Raquel, who through all those times has been with me, especially now as a partner in ministry. I thank God for the spiritual family and brothers and sisters in Christ in Bacolod. By God's mercy and grace, may we faithfully continue to point people to Jesus. I am Milo Mastrecampo. I once sought victory as defined by the world, but God's grace and faithfulness, I have experienced victory through total surrender to Christ. To God be the glory. Ayan. Praise God. Ayan, si Captain Milo Maestro Campo, siya po ay isa sa mga kasama doon sa Oakwood Mutiny noon. Kasi isip niya, paraan niya eh. Pero ibang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos, yung mabago ang ating puso, lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, at yun ang totoo magdadala ng pagbabago sa bansang ito. Amen? Ngayon ang tanong lang ho sa atin ganito. Lumalakad ka ba ayon sa palatuntunan ng Diyos? Ma-achieve mo man ang pangarap mo sa lupa at hindi yung pangarap ng Diyos, pansamantala lang yan. Pero ang nais ng Diyos, yung kanyang pangarap sa iyo ay pangwalang hanggan. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit taon-taon we seek God for His direction in prayer and fasting. Kasi alam natin, it's not about us. It's all about Him. And friends, huwag tayo magtiwala sa ating kakayanan, sa ating mga tagumpay ng nakaraan. Huwag tayo magtiwala sa galing natin dahil wala tayong magagawa nang wala kay Jesus Christ. Yes, may magagawa kang pansamantala, pero ang nais ng Diyos ay pangwalang hanggan. Nais mo bang makasama sa Kanya? Nais mo bang makita ang katibayan ng Panginoon Diyos sa buhay mo sa paglakad sa Kanya? Kung hindi totoo si Jesus sa iyo sa pang-araw-araw, sigurado ko matatakot ka sa kinabukasan. Matatakot ka lalo sa kawalang hanggan. But friends, God wants to be with you. Jesus Christ wants to be with you. Gusto niya magkaroon ng ugnayan sa iyo. Ang tanong lang, are you willing to surrender your life to Him? Na kung saan matatagpuan mo ang totoong tagumpay. Kapatid, kung ikay kinakaugnay ng Diyos para talaga ikaw yon, Lord, nabubuhay ako independently from you. Lagi na lang nagdidesisyon ako on my own. Hindi ako nagtitiwala sa iyo. Lord, patawarin mo ako. Ngayon, Lord, sinusuko ko yung buhay ko sa iyo. Dahil gusto ko ng totoong tagumpay. Ayoko ng pansamantalang tagumpay. Gusto ko yung tatagumpay nagbigay mo. Tagumpay ayon sa palatuntunan ninyo. Kapatid, ko ikaw yung kinakaugnay ng Diyos, bakit hindi ko mo itaas ang kamay mo sa Kanya? Lord, ako po yun. I want to offer my life to you. Thank you, Lord. Yes, yes, wag ka maya. Sige po, wag ko kayo maya. Sabi mo, Panginoon, I'm surrendering myself to you. I want to live according to your will. I want to live according to your plans. I want to live according to your purpose. And thank you, Jesus, that you died for us in order for us to live according to your plans
according to your purpose, according to your promises, and according to your precepts. Thank you, Jesus. Sa mga nagtaas ang kamay, yes, okay, may I'll pray for you. I want to pray for you. Lahat mga may maagam-agam sa iyong puso, Lord, kaya ko po ba? It's not about you, it's about the Lord. Friends, if the Lord's speaking to you and you want to just say, Lord, gusto ko pong mabuhay para na matagumpay. Gusto ko pong mabuhay na matagumpay. And God's speaking to you, pakitaas mo kamay mo sa Panginoon, I'll pray for you. Thank you, Jesus. Yes, be humble enough to admit na kailangan mo si Jesus. Yes, be humble enough to admit, Lord, gusto ko pong maging matagumpay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Panginoon Diyos, maraming salamat. Nakikita niyo po nagtaas ang kamay dito sa orchestra, doon po sa balcony, andun pa sa upper balcony. Salamat, Panginoon. Nakikita mo mga kamay na ito. Thank you, God, for the humility, Father in heaven, at sa kanilang willingness to admit, Father God, they want your victory, Lord Jesus. Hindi sila, Panginoon, hindi po sila satisfied sa victory ng panlupa. Ang kailangan nais na Panginoon ay tagumpay na pangwalang hanggan. Tagumpay na ayon sa iyong palatuntunan. Tagumpay ayon sa iyong pangako. Tagumpay ayon sa iyong panuntunan, aming Panginoong Diyos. And Father God, I pray to empower them in the name of Jesus and cause them, Father God, to live by the power of your Holy Spirit, O God. And cause them, Lord Jesus, to be sensitive to you. And keep them humble, Father God, that they will always run to you in prayer, that they may ask you, Father God, anything that will help them to be fruitful in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, and allow all of us also, Father God, by your grace, to practice prayer and fasting. Alam namin, hindi namin to kaya sarili namin lakas, but to submit ourselves to you, Lord. And Father God, I pray na hindi namin to parang gagawin para lang meron kaming success rate para sarili namin. But gagawin namin dahil sinabi mo. At gagawin namin, Panginoon Diyos, dahil naniniwala kami sa iyo. Naniniwala kami nakikinig kayo sa panalangin. Naniniwala kami nakikita ninyong aming pag-aayuno. Naniniwala kami, Panginoon, that you are rewarder of those who trust and believe in you. Thank you, Jesus. Lord, I pray to grant victory to every family we represent. And allow us, Father God, to be a powerful salt and light of this country and of this world. Thank you, God. We give you all glory. We give you all honor in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord, in whom we have victory. Hallelujah. Amen. Amen. And amen. God bless you, Paul.